Isang babae sa San Pedro, Laguna, ang matagal nang nagtitiis sa napakabigat niyang dinadala. Ito raw ay nag-umpisa lamang sa maliit na butlig hanggang lumaki na ito ng halos 2 kamao. Ganito ang kalagayan ng kanilang tahanan. Tagpi-tagping trapal lamang ang dingding at ang bumabalot sa kanilang bubungan. Gaano nga ba kahirap ang sitwasyon na kinakaharap ni Ate Glenda? Tara po at sabay-sabay nating panoorin ang kabuuan ng kwento ng buhay ni Ate Glenda. Magandang gabi po mga kababayan, ano? Dito po tayo ngayon sa Estrella. Barangay Estrella to, ano? At bibisitahin po natin si Ate na mayroon po siyang malaking bukol po na tumutubo sa kanyang mukha. At ito daw po ay nag-uumpisa lang sa maliit na parang bootleg. At hanggang ngayon po ay parang lumaki na siya ng mga siguro mga 2 kamao na po, higit pa yung laki. Tara po at bisitahin natin si Ate dito sa kanilang tahanan. Tara po mga kababayan at alamin po natin yung kwento ng buhay ni Ate, ano? Dito po yung kanilang tahanan. Ay Ate, magandang gabi po. Ay, ito pala si Ate. Ano pong pangalan niyo, Ate? Glenda po. Si Ate Glenda. Tingnan mo si Ate Glenda. Tingnan po niyo mga kababayan ang kalagayan niya. Grabe, ang laki ng ano mo, Ate. Ilang taon na yun, Ate? 7 years na. 7 years na? Makituloy mo. Pwede kami makituloy, Ate? Tara, pasok tayo. At maabala po namin kayo, ano? And, ito pala yung natagpuan ni Tres TV na kalagayan ni Ate. Grabe, ang laki ng ano niya. Pakita ko sa inyo mga kababayan ng ano po ni Ate. So, grabe, ang laki na pala niyang ano mo, Ate, ng iyong bukol. Ilang taon mo na to ating dinadala? 7 years? Kabitan lang kita, Ate, ha? Ng ano, para marinig po yung inyong ano, salita. Ayan. 7 years po. Opo. Pwede po ba naming malaman natin kung anong pinagsimulan ng ganyang pangyayari sa ano nyo? Ano po, maliit lang po siya na bukol dito sa gilid, dito sa part na to. Opo. Tapos, nagtatrabaho po ako noon. Sumasakit po yung ngipin ko, pinabunot ko po sa... Pinabunutan nyo? Opo. Pero dito naman po, binunot yung ngipin ko, hindi dito sa part ng bukol. Mm-hmm. Yun nga lang po, mali lang daw po talaga sabi ng doktor. Dapat daw po hindi nalang binunot kasi nagalaw daw po yung ugat ko. Kaya sa parang umaktib sa naging ano sa tumor. Ah, tumor na yan? Opo. Hindi daw po ba yan puputok? Hindi. Siguro po may posibilidad din po siguro na katagalan niya din. Maaari kong pumutok. Pumutok siya. May check-up na po ba kayo sa mga doktor? Meron po akong check-up sa KGH po. Mm-hmm. Kaya lang po, ang nagiging problema lang po talaga namin, nakano na po ako for operation. Ang nagiging ano lang po talaga sa akin ay yung bakal na gagamitin daw po nila. Tatanggalin yung ano ko po dito, yung buto sa panga. Wala na daw po siya. Bali yung bakal daw po yun ang ilalagay sa akin na magiging panga ko po. Grabe, Ate, ang laki na ng ano mo. Bakit hinayaan mo, Ate, na lumaki siya ng ganyan? Ba't yun nung maliit pa, hindi kaagad nagkaroon ng chance na ma-operahan agad? Nung ano po, 2020 po yun, nagpala po ako sa PGH. Ang naging problema lang po yun, buntis po ako ng 3 months. Mm, kaya hindi siya kaya tumagal. Tapos hanggang sa nalimutan na, wala nang ano, follow up. Nagbalik po ako nung pakapanganak ko. Sabi ko nung doktor ko, recover daw na po ako kasi bagong panganak ako. Mm-mm. Ngayon na lang po, ulit kami, nakaraang taon lang po ako, bumalik ulit sa PGH. Ngayon, schedule po, bago daw po nila ako schedule ng operation, kailangan nandiyan na daw po yung baka na gagamitin sa akin. Hanggang kabila na yun, Ate, parang mas bukol pa sa kabila. Opo, Ate, ito po, grabe. Ito po, ngayong taon na to ang lumaki talaga siya. Laki mo. Grabe, Ate, ang laki.
Bali, anong trabaho niyo ng ate? Anong pinagkakitaan niyo? Wala po. Dito lang po ako sa bahay. Kasi sinong kasama mo sa buhay? Yung tatlo ko yung anak, saka yung asawa ko, construction. Ah, nagko-construction yung asawa niyo. Sapat naman yung kinikita ng pag-construction? Okay naman po siya sa pagkain namin. Sa pagkain? Nakakain naman kahit papano. Pero yung ibang pangangailangan, gaya niyan, yung hindi sa... Po, ano? Hindi ko na ma... ano... Kasi kung meron lang po, matagal na po akong maitarahan. Grabe. Ano yung nararanasan mo na sa mga ibang tao? Siyempre, hindi natin may iwasan yun. Anong okay. sinasabi nila sa'yo? Minsan, pag lumalabas ako, nagtitinginan ako ng mga tao kasi isura ko na. Parang, tinigil ko na lang po kasi wala po akong magawa eh. Anong sinasabi nila sa'yo? Hindi naman po sila makapag-ano ng salita. Siguro nasa loob na lang nila. Pero sa mga nakikita ko sa tao, minsan, kasi mga sa loob, kung ako nakatingin sila sa akin, tinatawanan nila ako na nasasaktan ako. Pero, tinigil ko. Lumalaban ako kasi kailangan ng pagkailangan pa ng pamilya ko. Siyempre may mga anak na may maliit ka pang anak. Ilang taon yung tatlong, magkatatlong taon po siya na yung ano. Yan. Yan yung anak mo. Opo. Kawawan sa atin. May idea ka kung magkano daw ang pagpapa, ano nung bakal na yun para may... Meron po kami... Binigay na quotation ng bakal ko, nagkakahalaga po siya ng 230,000. 230,000? Iyon ang kailangan? Opo. Grabe, ang laki pala, 230,000. Pero alam mo ate, may awa ang Diyos. Malay mo sa pamamagitan nito, yung mga makakapanood nito, malay mo maawa sila sa'yo, lalo pat may pamilya ka. Wala na bang ibang pamilya na maaaring makatulong? Wala din po. Kasi yung mga kapatid ko po, may mga asawa din po sa probinsya. Nasa probinsya sila? Po, wala din po silang maitulong. Gustuhin man po nila, kaya lang wala din po talaga. Kailangan magpakatatag ate para sa mga anak mo. Ano? At kung ano man yung sinasabi ng ibang tao, hayaan mo sila. Ha? Basta ang importante, ituloy mo yung buhay. Ano? At magpanghinaan ng loob. Malay mo, makalikom tayo ng ganyang halaga. No? Minsan, walang imposible. Minsan po, wag ako lang mag-isa dito sa anak ko. Nahihinaan ako po. Pinanghihinaan ka na ng loob? Kasi, hindi ko hindi na alam kung saan ang kukunin ng ganang kalaki. Paano ako gagaling? Iawa ang Diyos. Huwag kang panghinaan ng loob. Kawawa naman si ate. Ano nga uling pangalan mo ate? Glenda po. Sa ate Glenda. Ilang taon ka na ate Glenda? 37. 37? Napakabata niyo pa. May napanood kasi kung na ganyan din, parang sumabog siya. Tapos parang, wala, kinuha na siya ni Lord. Pero sana maagapan yung kay ate Glenda. No? At, hiya mo ate Glenda, may pagkakalob sa atin si God ng mga tao na maaaring makatulong sa ganyang kalagayan mo. May panawagan ka ba sa mga taong maaaring makapanood nito ate Glenda? Yung mabuputing puso po na makakita ng puso kong to, sana po matulungan niyo po ako. Marami po po akong gustong gawin. Gusto ko ba pong gumaling? Kailangan ko po ako ng mga anak ko. Gusto ko na pong gumaling. Sana po, tulungan niyo po ako. Magmamakaawa po ako sa inyo. Hayaan mo, ate Glenda. Andiyan lang ang Diyos. May awa din siya, no? May awa ang Diyos. Malay mo, hindi natin alam. Basta, pakatatag ka lang ate Glenda, ha? Buti hindi ka nahihirapang magsalita na may ganyan. Nahihirapan din? Opo.
Lalo na po sa pagkain, hindi po ako. Paano pala? Paano pag nakain ka? Ano lang po, gatas o kaya imagine lang po ako o kaya minsan po, pinipilit kong kumain. Hindi mo nangunguya? Lunok lang po na may sabaw kasi kailangan ko po lumaban. Hindi yan ate nakirot? Nakirot po siya. Ah, nakirot? Opo. Grabe pa naman pag kung ano ang ngipin niya pag kumikirot, di ba? Yan pa kaya grabe. Minsan po pag kumirot siya, hindi ko kaya. Sa kapit lang ate Glenda ha. Sa ngayon, anong ano, anong pangangailangan niyo muna sa ngayon? Yung sa pang-araw-araw lang, pangkain, ganyan. Opo. Bigyan kita pambili mong bigas ha. Tapos, pang ulam niyo na rin ate Glenda ha. At gusto naming tumulong sa'yo. Gusto ko naming ang pinaka number one yung para maoperahan yung ano mo. Ha? Ngayon, magdasal ka habang eto i-upload natin. Magdasal ka, ati Glenda. Malay mo, maraming tao na ibigay si God para mawala yung matagal mo ng daladala na ganyan. No? Maraming, maraming salamat po sa inyo. Kayo na po, ang inano ng Diyos para maging, maging daan. Para po nga, saan ako. Yung mga ganyan ba, hindi, na, hindi pwede ilapit sa malasakit, ganyan? Ang, na-try mo na ba ate? Na, sa PGH po. Mm. Hindi. Yung bill ko lang daw, kung sakali daw pumabahan ako. Yung bill mo lang? Ang, yung bill lang po. Ya, ano? Ang, yung bakal talaga yung, kailangan bilhin? Opo. Kinatanggap lang po ng, ano, ng supplier, na supplier ko. Yung GL lang po ng DSWD. Hmm. Kaya kailangan talaga ng budget para opo sa bakal na yun. Opo. Ate Glenda, pagpasensya mo na muna itong may abot namin, ha? At kami, ang dami rin namin alaga. Pero malay mo, di ba? Babalik kami dito na may good news sa'yo. 3,000 natin, ha? Kung ano lang muna yung makayang bilhin yun, ha? Opo, maraming maraming basta, salamat po. Walang tulong na rin. Ito sa amin. Sa babalik kami, ha? Gagawa tayo ng paraan. At sana maraming mag-share itong video mo. Hanggat sa matagpuan natin yung mga tao na ang mga kababayan kasi natin, ating Glenda, minsan hindi natin masasabi sa 10 or 20 na tao na mag-ambag-ambag para magkaroon tayo ng bakal na yun. Walang imposible. At alam ko na gagawin nyo ni God, bubulungan niya yung mga tao na yun para ihatid sa atin, para makatulong sa kalagayan mo, lalo pat may mga anak ka. Hinahatid mo ba yung anak mo sa school, yung mga nag-aaral? Hindi na po. Hindi kasi na? Kasi sa kalagayan, hindi na po ako. Minsan po, pag kaya akong lumabas, lumalaki. Pero, minsan po, wala lang, nakahiga lang po talaga ako. Di ba, alay, sa sahod uli namin, babalik uli kami dito, ha? Magdadala kami ng bigas at grocery para sa iyo. Ha? Marami po. Malapit na, magkakatapusan na eh. Ngayon talaga wala pa. At sana makatulong kahit pa paano, ha? At maging matatag, ate Glenda. Hmm? Para sa iyong mga anak. Salamat po. Kulang po yung... Huwag na kayo niya. Salamat. Basta magpakatatag ka, ate. At may awa ang Diyos. At ito po mga kababayan yung update natin kay ate Glenda, no? Dito lang sila niniraan, simpleng tahanan. And ano po? Mga trapal lang kanilang ano, dingding sa labas. Oh. Yan natang bumutilo, bulok na rin. Pero, fight lang ate Glenda na para sa mga anak mo. Ayan po ang kwento po ng buhay ni ate Glenda. Thank you so much mga kababayan at share po ng video natin para po kay ate Glenda. At sana po matulungan natin siya. Maraming salamat po and God bless po.